Daniel, September 17. Pinalakas ng Espiritu. Nang magkagayoy, binigyan ng hari si Daniel ng mataas na karangalan at ng maraming malalaking kaloob, at kanyang ginawa siyang tagapamahala sa buong lalawigan ng Babylonia at punong tagapamahala ng lahat ng pantas sa Babylonia. Daniel Kapitulo 2 Versikulo 48. Ang ipahayag si Kristo ay higit pa sa pagpapatutuo sa mga pagtitipon. Si Daniel ay halimbawa sa mga naniniwala kung paano patutuhanan si Kristo. Mayroon siyang mataas na posisyon ng pagiging punong ministro sa kaharian ng Babylonia, at mayroong mga naiinggit kay Daniel sa mga dakilang tao ng hukuman, at nagnanais silang makakita ng anuman laban sa kanya upang makapag-akusa sila sa hari laban sa kanya. Ngunit siya'y tapat na mambabatas, at hindi sila makatagpo ng kapintasan sa kanyang karakter o buhay. Nang magkagayoy, sinabi ng mga lalaking ito, "Hindi tayo makakatagpo ng anumang batayan na maisusumbong laban sa Daniel na ito, malibang ito'y ating matagpuan na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos." Daniel Kapitulo 6 Versikulo 5. Kaya't nagkasundo silang hingin sa hari na gumawa ng batas na walang sino man ang magpapahayag ng kanyang panalangin sa alinmang Diyos o tao sa loob ng 30 araw kundi sa hari lamang, at kung ang sino man ang lalabag sa utos na ito, itatapon siya sa mga leyon. Ngunit si Daniel ba ay tumigil manalangin dahil ang kautusang ito ay ipinipilit? Hindi, iyon lalo ang panahong kailangan niyang manalangin. Nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan na, siya'y pumasok sa kanyang bahay na ang mga bintana ay bukas paharap sa Jerusalem. At siya'y nagpatuloy na lumuhod ng 3 ulit sa loob ng 1 araw, na nananalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. Hindi itinago ni Daniel ang katapatan niya sa Diyos. Hindi siya nanalangging tahimik. Sa halip ay sa malakas na tinig, nabukas ang kanyang bintana na nakaharap sa Jerusalem, ay dinala niya ang kanyang kahilingan sa langit. Malalaman natin na kung ang ating buhay ay nakatago kasama ni Kristo sa Diyos, kapag dinala tayo sa pagsubok dahil sa ating pananampalataya, ay makakasama natin si Jesus. Kapag dinala tayo sa mga pinuno at mga opisyal para sumagot sa ating pananampalataya, paliliwanagin ng Espiritu ng Panginoon ang ating pagkaunawa, at magagawa nating pasanin ang patutuo sa ikaluluwalhati ng Diyos. At kung tinawagan tayo para magdusa para kay Kristo, magagawa nating harapin ang pagkakulong na nagtitiwala sa Kanya gaya ng batang nagtitiwala sa kanyang mga magulang. Ngayon ang panahon na palaguin ang pananampalataya sa Diyos. Review and Herald, May 3, 1892.